Ang demonyo, wala sa kanya kung katuwaan o hindi. Para sa kanya, seryoso lahat yan. Kaya you just have to be careful. Because kahit nasabi mo, joke lang naman ito. The devil is not after joking. And Pads, di ba, speaking of Halloween, ano yung tingin mong epekto ng mga, kunyari, mga kabataan na nagsusuot ng mga monster? Oh, you know, yun, may yun. Spiritual effect ba? Ako, para sa akin, una-una, bakit ginagawa ito? Sa totoo lang, hindi ko pa malaman ko. Sana sabi nila, katuwaan lang. Oh, entertainment. Entertainment, no? Pero let me remind you, ang demonyo, wala sa kanya kung katuwaan o hindi. Para sa kanya, seryoso lahat yan. Kaya you just have to be careful. Because kahit nasabi mo, joke lang naman ito. The devil is not after joking. The devil is always serious about dragging our souls to hell. Yun lang naman ang pake niya eh. No? And if we do such things, no? I tell you, it's a doorway that we open for the devil, no? To influence us. Hindi mo alam, nagkakaroon ng epekto. Marami akong pasyente. Hindi ko na mabanggitin siyempre kung sino. Kasi may iba, kilala nyo eh. May mga pasyente ako na dahil nagsuot sila ng mga ganito nung Halloween, talaga na-afflict sila. Wow. Na-afflict sila. Kasi kala nila joke lang ang lahat. No? Katuwaan. Be careful sa mga katuwaan. For example, ghost hunting. Ayan. May mga gumagawa niya sa mga vlogger. Yes, vloggers. For the views. Tsaka ngayon, undas. Ito lang masasabi ko sa inyo. The things that you hunt will haunt you after. Wow. Yeah. Ano yun yung spelling na na? The things that you hunt, H-U-N-T, afterwards they will haunt you. H-A-U-N-T. Okay? Kala nyo, hinahanap nyo lang sila. Hindi. Naghihintay din niya na hanapin sila sapagkat pagkatapos sasala kayo mga yan. Amen. Maniwala kayo. This will be for your own good. No? Don't look for them. And don't worry about looking for them. They're already looking for you. Yeah. Sabi nga sa Bible, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Always. First letter of Peter. Kaya huwag ka maingit sa iba. Meron ka ng demonyo. Kung may guardian angel ka. Yes. Meron ka rin demonyo. Kinagagawan tayo niyan. Kaya huwag ka maingit. Kaya ano. Adrian, huwag ka maingit sa mismo. Pare-pareho kayo meron. Lalo na kami. Amen. And so, ibig sabihin, Pads, di ba, kunyari sa work, kasi nagko-costume sila, nakakaya naman, di ba, kipag-participate kaya nga, sa mga ganyan. Ano masasabi mo doon? Nakakahiya. Hindi ba mas nakakahiya sa Diyos? Ha? Minsan mas nahihiya tayo sa tao kaysa sa Diyos eh. Di ba? Sana yung hiya na yon maging ano rin na ay mas nakakaya yata sa Diyos kung ako'y gagawin ko itong mga bagay na ito na hindi maka-Diyos. Di ba? And besides, in the end, God will be our judge. Hindi naman ito mga taong to eh. Di ba? Hindi naman ito mga taong to eh. Yan ang tuwan-tuwa ang Diablo eh. Kapag tayo ay nalilin lang na, uy, makisama ka naman. Ha? Makikisama ako kahit laban yan sa Diyos? Aba, the last time I checked, salvation was not through your backyard. It's only about God. Amen. Di ba? Kaya, yun nga eh, no? Na, bakit mahihiya ka sa mga taong ito? Palagi ko, mas maganda mahiya tayo sa Diyos. Eh. No? Kasi sa huli, He will be our judge. Tama. No? And besides, mas matipid kung hindi magagawin itong mga bagay na ito. May makeup no. Ka pa eh. No? Kaya nga tinan mo, Adriana, napansin mo, dahil hindi makapagpigil ang tao ng mga costume-costume, inano na lang ng simbahan, o mag-saints naman kayo. Yun nga. Total, gusto nyo rin lang nagkakatuwaan tayo, hindi magsuot kayo ng mga santo naman. No? Mga, hindi kayo mapigilan eh. O hindi magsuot kayo ng ganito. Kaya, alam mo, nagkakaroon din naman ng parang pag-aaral at natututo na naman ng iba. Na hindi naman sila talaga nag-aano na costume na malakatakot, kundi costume na lang ni Harry Potter, costume na lang ng Jedi, mga ganun. Well, unti-unti tayo na-educate
Okay. Mga superhero. Yeah, pwede naman siguro yan. Mm. Tayo nga, nung bata tayo, binibihisan ng superhero, di ba? Ngayon, subukong magsimbang naka Wonder Woman. Di ba? Ayaw mo na? Pero yon ipakita mo pa na tao na, oh, monster ako. Replica ako ng demonyo. Hindi nagjo-joke on demonyo. No? Sabihin yung katuwaan lang naman. Hindi nakikipagkatuwaan ng demonyo. Grabe. Sige. Ang ganda niyan. So, gentle reminder yan. Diba? Especially sa ating mga Katoliko. Yes. So, ano mo papayo mo sa ating mga ka-faith na kunyari nakaka-experience sila ng parang may demonic? Tingin nila meron ka silang oppression. Oppression. Okay. Kung oppression yan, infestation, oppression, obsession, isa sa mga payo ko na talagang lagi ko naman sinasabi, go to your parish priest. Because any priest can deal with infestation, oppression, and obsession. Any priest yan. But if it is a possession, exorcist dapat. Pero ang possession kasi napaka-rare lang yan. Alam mo, Adrian, sa pagiging exorcist ko ng almost 10 years, pero masasabi ko ang possessed, 5% lang. 5%. Pero ang marami, infestation. Sa bahay. Yeah, oppression, mga ganun. No? At ito, kaya to ng pare, kahit hindi exorcist. Yun lang naman pinagkaiba namin eh. Ang exorcist, pwede sa possessed. Yun lang. Pero, sad to say, kaya yung mga pare, pinapasa lagi sa amin, natatakot lang din sila. Kaya ako, inaano ko yung mga kapatid kong pare, fathers, ang kamay ninyo nilangisan ng obispo, ano kayo inordinan. Ang patong pa lang ng kamay ninyo, matatakot ng Diablo. And the best that you can do, sacraments, pakumpisalin mo, anointing of the sick. No? Marami na akong pare na nasabihan na, batang pare ah, pag may mga ganyan, sacrament of anointing of the sick. And sabi nila, gumagaling pala, natural, sakramento yan eh. Ang exorcism, sacramental lang yan. Hindi yan sakramento. Kaya yung pagkapari mo, biyaya yan ng Diyos. Pakumpisalin mo. Gagaling yan. No? Wow. Gagaling yon. Kaya lapit kayo sa parish priest ninyo para mabawasan yung ginagawa ko. Tama, tama. Oo, kasi minsan, ako nga rin minsan, dami nagme-message. Paano makakontakt si Father? Oo, kaya nga. Yung specific name ng ito, exorcist priest ito. Kaya palagi ko sinasabi, pumunta kayo sa parish priest. Exactly. No? Kaya mga ka-faith, no? Kapag possessed, yun talaga exorcist. Pero yung mga infestation, kahit sinong pare pwede yan. Kaya nila yan. No? Speaking of anointing of the sick, Pads, ang anointing of the sick, di ba hindi lang naman yung sa namamatay? Of course, hindi lang. Basta pwede rin to sa mag-undergo na major operation. No? Bago mag-major operation, pwede i-anoint. And then, of course, yung dying, talaga nga inaan yan. No? Pero yung may malubhang karamdaman, kahit na hindi critical, pwede rin yan. Nasa ICU, pwede rin yun, no? Kasi ang ano lang kasi ng tao na pag mamamatay lang. Hindi, it's anointing of the sick. It's not anointing of the dying. No? Anointing of the sick. Kaya napakahalaga na katikais ang ating mga ka-faith, no? Na kapag may sakit yung tao, okay, pwede kang tumawag ng pare. Kahit may sipon, ubo. Pwede rin kung gusto nila. Ako, ginagawa ko lahat. Lahat na lumalapit dito basta may sakit after ng mass, na-anoint ko. Ina-anoint ko. Mabuti nga lumalapit sa pare eh. Kasi akong prinsipyo ko, tanggapin mo, Father. Imbis na sa albularyo lumapit yan. Yun. Oo. Ako tinatanggap ko. Eh kasi bawal ako ng bawal na huwag lumapit sa albularyo. Ayaw mo naman palang puntahan. Eh, kung paano gagawin natin, di ba? So, buti nga lumapit sa simbahan eh. Speaking of albularyo, marami na ba nag-a-age sa albularyo? Wala pa naman ako ng balitaan. Wala pa naman ako ng balitaan. Pero, kapag narinig nila yung talk ko, I know, may tama sa kanila. No? Pero, I would rather hurt you with the truth than please you with a lie. Di ba? Eh kasi, in fairness to them, baka hindi nila alam na they are doing something that is not godly. No? Pero, they have to realize that. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog.
Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.